Ang kasaysayan ng Pilipinas ay hindi na lamang mayaman sa mga kwentong kapupulutan natin ng aral. Hindi na lamang ito puro tungkol sa mga bayaning nagbuwis ng buhay para sa ating inang bayan. Ilan pa sa mga naging bahagi ng ating kasaysayan ay ang mga pangyayaring hindi inaasahang mangyayari, lalo na sa mga taong hinahangaan natin noon. Dahil kahit ang mga kilalang tao noon ay walang lusot sa mapagmatsyag at mapangusisang mga mata ni Juan. Bukod sa mga magagandang hindi malilimutang pangyayaring tumatak na sa ating kasaysayan, may mga pangyayari din sa Pilipinas na tumatak din dahil naman kabalintunaan ito ng hindi maganda. Gaya na lamang ng mga pinag-usapang pangangaliwa ng mga kilalang tao sa Pilipinas na ang kwento ay kabisado pa rin ng marami sa atin. Sila ay may tuturing na mga icon sa ating kasaysayan na humarap sa mga kontrobersiya, partikular na sa buhay pag-ibig, at sila ang kikilalanin natin para sa video natin ngayon. Kaya naman halika paps, samahan niyo akong balikan ang kasaysayan upang alamin ang 10 pinakapinag-usapang pangangaliwa sa kasaysayan ng Pilipinas. Una sa ating listahan ay si General Douglas MacArthur at si Dimples Cooper. I shall return. Yan ang naging trademark ni General Douglas MacArthur noon na tiyak na alam nating lahat. Si General Douglas MacArthur ay na-assign sa Pilipinas ng 2 beses. Mula noong taong 1922 hanggang 1924 at mula noong taong 1928 hanggang 1930. Sa mga panhong iyon, ang relasyon ni General Douglas MacArthur sa kanyang asawa ay tapos na, kaya di naman maaaring naghahanap siya ng kanyang mamahalin sa mga panhong iyon. Noong panhong iyon ay nakilala niya ang kasalukuyan pa lamang na papasibol na Pilipinang aktres na si Isabel Rosario Cooper o kilala din sa pangalang Dimples. Si Dimples ang kauna-unahang nakagawa ng kissing scene sa kasaysayan ng Philippine cinema, kapartner ang aktor na si Luis Tuason sa pelikulang Ang Tatlong Hambog. Ang natatanging alindog at ganda ni Dimples ang pumukaw at umakit kay Douglas MacArthur. At eto na nga ang kwento. Noong taong 1930, bumalik si General Douglas MacArthur sa Amerika dahil inappoint siya ng nooy Pangulo ng Estados Unidos na si Herbert Hoover bilang Chief of Staff. Bago ito, nagkaroon pala ng lihim na kasunduan sina MacArthur at Dimples na susunod ang dilag sa Amerika. Lumipad pa Amerika sa Dimples at dumiretso sa isang apartment sa Washington, D.C. Doon ay namuhay ng marangya si Dimples, subalit dahil sa lihim ang kanilang relasyon ni MacArthur ay hindi ito lumalabas ng apartment at palagi lamang sa loob kasama ang kanyang alagang aso. Subalit dahil sa labis na pagkainip ni Dimples ay hindi din nagtagal at lumabas ito ng apartment at nagpagalagala sa buong distrito at nakakilala na nga ng ibang mga lalaki. Noong taong 1934, sinampahan ng kasong libelo ni MacArthur ang 2 mamamahayag matapos lumabas ang isang balita tungkol kay MacArthur at kay Dimples. Subalit dahil sa naging matibay ang ebidensya ng mga mamamahayag at napatunayang hindi ito chismis, winakasan ni MacArthur ang kanyang relasyon kay Dimples upang makaiwas sa mas malaking gulo. Upang hindi na rin makarating sa ina ni MacArthur ang balita tungkol sa kanyang kirida, binayaran na lamang niya si Dimples ng 15,000 dolyar o halos 1,000,000 piso nang ito ay manahimik na lamang. Binigyan din niya ito ng tiket pabalik sa Pilipinas, subalit hindi bumalik si Dimples sa Pilipinas. Lumipat lamang ito ng ibang lugar sa Amerika, nagtayo ng sariling pagupitan at sumubok na makapasok sa Hollywood kung saan maliit lamang na mga role ang kanyang nakukuha. Dahil sa labis na depresyon at pagkalungkot, winakasan ni Dimples ang kanyang sariling buhay noong taong 1960. Pangalawa sa ating listahan ay sina dating Pangulong Manuel Rojas at Jovita Fuentes. Ang dalawang ito ay pawang nagmula sa probinsya ng Capiz. Si Manuel Rojas na naging 5th pangulo ng Pilipinas, habang si Jovita Fuentes naman ay hinahangaan sa husay nito bilang isang opera singer. Noong una ay sinasabing ang relasyon ng dalawa ay puppy love lamang, subalit marami ang naniniwala na may mas malalim pa itong ugnayan. Magkakilala na ang dalawa kahit noong sila ay mga bata pa lamang. Habang naninirahan noon si Jovita kasama ang mga tiyahe ni Manuel Rojas, madalas ay bumibisita siya doon upang magdala ng lanzones, subalit ang katotohanan pala ay upang masilayan niya si Jovita. Yumabong ang pagtitinginan ng dalawa at opisyal silang naging magkasintahan sa loob ng 3 taon, subalit natapos ito nang humindi si Jovita sa naging proposal ni Manuel Rojas. Ito ay dahil ayaw umunong kausapin ni Manuel Rojas ang mga magulong ni Jovita tungkol sa plano nilang pagpapakasal. Parehong nagiba ng landas ang dalawa.
Yumabong ang karera ni Jovita Fuentes bilang opera singer habang si Manuel Rojas naman ay pinakasalan si Miss Philippines Trinidad de Leon. Pangatlo sa ating listahan ay si Juan Ponce Enrile. Ang ngayon retirado na na si Enrile ay hindi din ligtas pagdating sa ganitong klaseng mga issue. Sa isang interview ni Winnie Munsod sa asawa ni Enrile na si Cristina Ponce Enrile, kaswal lamang nitong inami na ang kanyang asawa ay nagkaroon ng 38 kalaguyo habang sila ay kasal at nagsasama. Karamihan sa mga ito ay dala lamang ng tukso maliban na lamang sa kanyang nakarelasyon noon na si Gigi Reyes na sarili nitong chief of staff. Hindi natin alam kung paanong nalampasan nila ang ganitong klaseng mga trahedya sa buhay, lalo na sa parte ng kanyang asawang si Cristina. Pangapat sa ating listahan ay si Erap Estrada. May tuturing na isang alamat pagdating sa pambababae si Erap Ejercito Estrada, dating Pangulo ng Pilipinas, napatalsik at kinalaunay naging alkalde ng Maynila. Nagkaroon siya ng isang dosenang anak sa anim na magkakaibang mga babae. Marahil ang bigote nito ang talaga namang umaakit sa mga kababaihan noon, dagdag pa ang kanyang pagiging sikat. Ang mga babaeng kanyang minahal ay sina Dr. Luisa Loy Pimentel, Peach Osorio, Mayor Gia Gomez, Laarne Enriquez, Joy Melendres, Mary Ann Murphy at Rowena Lopez na isang flight attendant. Noong mangyari ang EDSA 2 kung saan siya ay napatalsik sa kanyang pwesto, marahil isa sa mga paninirang ginawa sa kanya ay ang pagkalkal sa kanyang buhay pag-ibig. Subalit ang kagandahan sa kanya, responsable siya sa kanyang mga nagiging anak at hindi niya pinababayaan ang mga ito. Panglima sa ating listahan ay si Juan Luna at Paz Pardo de Tavera. Nakilala si Juan Luna dahil sa kanyang prize-winning masterpiece na Espolyarium sa Madrid Exposition noong 1884. Dahil dito ay maraming mga kababaihan ang humanga at nagkagusto sa kanya, kasama na nga dito si Paz Pardo de Tavera. Madaling nakapagpalagayan ng loob ang dalawa at nagpakasalagad, nagbunga ang kanilang pagmamahalan ng dalawang anak, sina Maria de la Paz na namatay sa murang edad at si Andres na kinalauri naging prominenteng arkitekto bago sumiklab ang digmaan sa Maynila. Noong mga panahong iyon ay nanunuluyan sina Juan Luna at ang kanyang pamilya sa bahay na pag-aari ng kanyang biyenan sa Paris. Sa parehong lugar din kung saan sumiklab ang matinding puot ni Luna dahil sa labis na selos at nakagawa ng kahindik-hindik na krimen. Nakakilala noon si Paz ng isang lalaki na madalas nitong nakakakwentuhan na siyang naging dahilan ng matinding selos ni Juan Luna. Dahil dito, noong una ay binubugbog lamang ni Luna si Paz, subalit numating sa puntong ipinagtanggol ito ng kanyang ina hanggang sa barilin ni Luna ang kanyang sariling asawa at ang kanyang biyenan sa mismong bahay nila noong Setyembre 23, 1892. Parehong binawian ng buhay ang mag-ina habang si Juan Luna naman ay napawalang sala dahil kinonsidera ito bilang crime of passion. Pang-anim sa ating listahan ay si Ramon Revilla Sr. Kung si dating Pangulong Erap Estrada ang alamat ng pambababae, si dating Senador Ramon Revilla Sr. naman ay ang alamat ng mga alamat. Meron lang naman siyang 70 anak mula sa kanyang 16 na magkakaibang babae. Hindi man tayo sigurado kung yun nga ang eksaktong bilang ng kanyang mga naging babae at anak, sigurado naman tayo na siya na marahil ang totoong alamat. Ang kanyang malaking pamilya noon ay nadawit sa PIDAF scam. Marami ang naniniwala na hindi niya pinabayaan ng kahit isa sa kanyang mga naging anak at naging responsableng padre de pamilya sa bawat isa. Pangpito sa ating listahan ay si Felix Resurrection Hidalgo at si Maria Irisha. Si Felix Resurrection Hidalgo ay tinuturing na one of the greatest 19th century Filipino painters. Subalit kagaya din ni Juan Luna, ang kanyang naging buhay ay hindi naging makulay kagaya ng kanyang mga obra. Sa loob ng 40 taon, ang magandang si Maria Irisha ang kanyang nagsilbing modelo sa kanyang mga obra at kinalaunay naging kabiyak hanggang sa kamatayan. Hindi ikinasal ang dalawa dahil sa konserbatibong katolikong pamilya ni Hidalgo. Noong bumibisita si Maria sa Pilipinas ay palagi lamang siyang nasa loob ng kanyang bahay dahil hindi din naman siya gaanong pinapansin ng mga kamag-anak ni Hidalgo. Mas piniling manirahan ang dalawa sa Europa kaysa sa Maynila. Taong 1913, namatay si Hidalgo sa Barcelona at iniuwi ni Maria ang mga labi nito sa Pilipinas. Inimbitahan si Maria ng pamilya ni Hidalgo sa kanilang tahanan upang doon na lamang ito manatili, subalit tumanggi ito at bumalik na lamang sa Paris. Noong isara ang studio ni Hidalgo sa Paris ay nagpasya si Maria na bumalik sa Pilipinas subalit namatay ito dahil sa aksidente sa kanyang sinasakyang barko noong May 26, 1917.
Pangwalo sa ating listahan ay si Manuel L. Quezon. Hindi din ligtas maging si dating Pangulong Manuel L. Quezon sa ganitong klaseng mga issue. Kung si Erap ang alamat, si Ramon Revilla Sr. ang alamat ng mga alamat, si Manuel L. Quezon naman ang alamat ng mga playboy. Nagsulat noon ng isang artikulo si Wilson Lee Flores sa Philippine Star tungkol kay Doña Aurora Quezon at ayon sa artikulo, madalas umanong umaalis ng bahay si Doña Aurora upang hanapin ang kanyang asawang si Manuel L. Quezon. Lingid sa kalaman ni Aurora na ang kanyang asawa pala ay madalas na nasa yate kasama ang ibang babae. Pasok sa pangsyam sa ating listahan ay si Salvador Laurel. Hindi may tatanggi na may angking kagwapuhan si Doy Laurel lalo na noong kanyang kapanahunan at ang ganitong klaseng mga lalaki ay tiyak na chick magnet. Isa sa kanyang pinakapinag-usapang issue ay tungkol sa pagkakaroon nila ng relasyon ng batigang aktres na si Pilar Pilapil na hindi na lamang yumanig sa relasyon ni Doy Laurel at ng kanyang asawang si Celia Diaz kundi naging dahilan din ng paglamlam ng karera ni Pilar Pilapil. At ang pangsampu sa ating listahan, si Ferdinand Marcos Sr. at ang kanyang tape. Kilala naman nating lahat kung sino si Ferdinand Marcos. Siya ay naging pangulo ng Pilipinas ng mahigit sa 2 dekada. Subalit hindi naman nasayang lahat ng iyon dahil sa dami ng kanyang mga nagawa para sa Pilipinas na hanggang ngayon ay napakikinabangan pa rin naman natin. Tulad nga ng sinabi ko, ang mga presidente at mga bayani ay mga tao lang din na tulad natin at hindi perpekto. Alam nyo bang sa kanyang panunungkulan noon ay nagkaroon siya ng lihim na relasyon kay Dovie Beams na isang Amerikanang aktres? Nagtungo si Beams sa Pilipinas noong taong 1968 para gawin ang pelikulang pinamagatang Maharlika at malamang doon nagsimula ang lahat. Noong pumutok ang balita tungkol sa lihim na relasyon nila ni Ferdinand Marcos taong 1970, nagpa-press conference si Beams sa Pilipinas upang ipakita sa publiko ang masaselang mga video at audio recorded nila ni Marcos noon. Ayon kay Beam, nagawa niyang isa-publiko ito para umano protektahan ang kanyang sarili dahil sa dami ng mga natatanggap niyang pagtatangka na siya ay papatayin. Kabilang umano dito ang galing mismo kay Imelda Marcos na asawa ni Ferdinand Marcos. Hindi halos makalabas ng bansa at makabalik ng Amerika si Beam noon kung hindi pa siya tinulungan ng embahada ng Amerika. Sinubukan kong maghanap ng mga naturang video bilang patunay o kahit audio o screenshot pero wala akong nakita sa mga nabubuhay na noong panahong iyon at may mga isip na totoo po ba ang naturang mga video o audio na iyon? Salamat po sa sasagot. Isa na namang kwento ng pagbabalik-tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!